Gusto ko nang linawin yung ating mga maraming nagpupuna sa akin kung bakit ako andito sa kapatid ko, bakit ako hindi ako umuwi. Unang-una, yung andito ako ngayon sa kapatid ko kasi dito muna ako tatambay. At syempre, bago ang lahat, matagal na rin kami hindi nakita. So ngayon guys, ikwento ko sa inyo ang buong story niyan. Yung sister ko, ayan po yung sister ko, talaga ay mahiyain unang-una. So pangalawa, yung sister ko ay natulungan ko rin siya sa kanyang dinaramdam na sakit. Yung ano ngayon day, mayoma. Naoperahan siya ng mayoma. At syempre, 2002 pa yun ha, 2002, 1 year ago na ngayon. So ngayon, So ngayon, naoperahan siya ng mayoma, iniindang niyang sakit, sobrang sakit niya yung iniindang niya. 2023. Ah, 2023 ba? Oo, hindi 2000 to. Last year pala si Daday naoperahan. So ngayon, sinabi niya sa akin, yung tulungan mo ako yung sa ganitong mga ano kasi sobrang sakit na umiiyak. Ano ba ginawa mo? Umiiyak ka ba noon? Ano bang ginagawa mo? Siyempre, naiyak na sa sobrang sakit. Umiiyak siya sa sobrang sakit. At yung sabi ko naman sa kanya, tatlong buwan ko na iniinda ang sakit. O, di ba? Tatlong buwan iniindang niya yung sakit. At saka sabi niya sa akin, ikaw lang talaga ang makakatulong sa akin. So, yung ginawa ko, sinabi ko sa kanya, sige, magtutulong ako, pero hindi sagad na tulong yung ginagawa ko. Ang sabi ko sa kanya, anong sabi ko sa inyo dahil nung una, nung pa-check up ka ng ultrasound ba to? Ano yun? Nagpaano? Nag? Yun nga, yung ultrasound at saka CT scan. Oh, ultrasound at CT scan ang pinapagawa ko sa kanya para kung para malaman kung ano ba talaga yung sakit niya. At sabi ng doktor ay may bukol pala sa kanyang kanang matres. Oo. May bukol pala sa kanyang kanang matres. Medyo malaki na. Medyo malaki na, 'di ba? So ngayon, hindi ko kaya yung operasyon. Sabi ko mabibigyan kita ng sound ultrasound at saka CT scan at saka gamot. Nabigyan kita noon. Pero yung buong operasyon na kasi ang iniisip ko kasi mahal yung operasyon. So yung gusto kong operasyon ay sabi ko matutulungan kita diyan pero konti lang naman kasi ako nagagastos sa mga ganyan-ganyan, mga gamot ganyan. Buti na lang andiyan yung boyfriend ko. Andiyan yung si Pangga para si Pangga po yung gagastos sa operasyon ng aking sister. Kasi syempre si Pangga naman inaawa sa akin kasi ang dami kong mga problema. Isa na yung problema na yun. Sa mga kapatid ko, sa pamilya ko, syempre, tumutulong din ako, kahit ganito ako, tumutulong din ako sa mga kapatid ko, hindi lang sa aking mama at saka sa aking papa. Pati na rin sa aking mga kapatid, like yung umuwi ng probinsya, pinabahayan ko, pero anong ginawa? Yung bahay na pabahay kong ginawa sa amin, hindi nila pinahalagahan. At saka kasama ko lagi yung boyfriend ko sa mga ganyang problema sa aking pamilya. So napapasalamat din ako sa aking boyfriend kasi dahil sa kanya ay naoperahan yung aking sister. Di ba sis? So, ngayon sis, bakit ano ka pa? Hanggang ngayon nahihilo ka pa? Di ba nahihilo ka yung anong sabi, no? Napapagod ka? Parang ayaw mong kumain, ganyan-ganyan. Ewan ko, nabinat ako dahil sa sobrang yata. Si sister naman ay nahihilog minsan kasi nabibinat siya. At yung ilang kilo yung naano sa natanggal? Isang kilo. Ha? Isang kilong bukol yung mayoma na natanggal. Mahigit. So malaki na talaga, di ba? Malaki na yung bukol na natin langgal sa kanya kasi 3 months inindang niya yung sakit. At iniiyak na lang niya lagi, parang gusto niya mamatay na lang siya. So bakit hindi naagapan yun sis? Ano ba? Walang pera. Oo, kasi yung asawa niya walang trabaho na ganun-ganun. Tapos wala din siyang pera. So ngayon, ako yung daan para maoperahan yung aking sister at tumulong ako ng bukal kasi nga ako talaga tumutulong talaga ako sa pamilya. So ngayon, andito ako ngayon sa mga nagtatanong po sa akin kung bakit hindi ayaw kong umuwi. Siyempre, gusto ko munang ibanding yung aking sister at magpasalamat ko na sa ano bang pasalamat? Pasalamat ko na sa aking boyfriend. Naya. Bakit ka naya? Siya kasi nahiya, mahihain talaga siya. So magpasalamat ko na kay Pangga. Ay, unang-una nagpapasalamat naman talaga ako kay ano, kay Pangga lang. Ay, Pangga. Bro lang, bro. Kay Bro MG. Dahil siya, una-una siya ang nagbigay sa akin ng pera para maoperahan ako. Mm-mm. So, di ba? Saka sa iyo din, siyempre. Dahil kayong dalawa naman ay kayong dalawa lang naman ang tumulong sa akin.
Oh, di ba? So at least alam niyo na ang katotohanan na hindi ko to nilabas kasi ang dami kasi mga sinasabi sa akin, ang daming daldal, ang daming nainis na ako, na joke lang, nainis ako. So yun na ang katotohanan talaga. So thank you so much kay Pangga kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi matutulungan din po yung aking sister at saka thank you kasi andyan ka lagi sa alikod ko at saka sa aking family andyan ka lagi. So ingat ka na lang dyan and keep safe always. At saka yun lang. take note lahat po yung lahat po ng kapatid ko ay natulungan ko na po. Hindi po kahit ganito ako, konti lang yung sahod ko, konti lang yung every month ko. Lahat ng mga kapatid ko ay natulungan ko na except kay sister, yung kapatid kong lalaki, pinabahayan po namin yon pero hindi nila inaalagaan, di ba sis? Tapos dahil nga basta nagkagulo sila, basta yun, ayoko na mag-explain ng lahat-lahat, basta yun na. At except sa pamilya ko, marami din akong tinutulungan na hindi ko pinapakita sa video, binablog kasi ayoko nang ganun. Oo. So kung sa mga natatanong dyan ha, good luck lang sa inyo. At sa mga basher ko, good luck. So saan yung chan mo sis? Bakit yung chan mo? Ha? Ayoko. Ang laki talaga ng hiwa, di ba lang, inano ko na. So good luck guys, good luck mga bashers. Bye, thank you, God bless, bye.